action. Bam and boom! Nice! Sagad sa adventure. Ang Yaw Yan ay ang Filipino version ng Muay Thai, isang kakaibang martial arts na kinahihiligan ngayon. Isang indakan na sasaliw sa iyong tiempo ng galaw at tinatawag na sayaw ng kamatayan. Tila isang sayaw. Makamandag. Mabilis. Agresibo. Nakamamatay. Ito ang Yaw Yan. Ang Yaw Yan, isang klase ng martial arts. Filipino invented to, year 1972 pa. Ni Grandmaster Napoleon Fernandez. Nakakamatay siya pagka especially tama ang kasaliig, no? Mga tama sa panga, knockout lang yan, but still fatal, no? Pwede kang makomatos dyan pag talagang matindi yung pag-shake ng head mo. Pero leeg, binigyan ka ng Yaw Yan back kick sa leeg o sinide kick ka sa leeg, pwedeng ikamatay ng isang tao. Hindi tulad ng ibang martial arts, ang Yaw Yan daw ay nagsimula rito mismo sa ating bansa. At kung extreme ang pinag-uusapan, nangunguna raw ang Yaw Yan sa listahan. Sa katunayan, tinagurian ito bilang sayaw ng kamatayan. Ang Yaw Yan, isang klase ng martial arts na kung saan pag gumalaw siya para siyang nagsasayaw, kaya siya tinawag na sayaw ng kamatayan, no? Very fluid. Para lang nagsasayaw, but it's deadly. Every time na magi-strikes to, it's deadly. At upang magkaalaman kung gaano ka-extreme ang sport na ito, sasamahan tayo ng aktres at PBA courtside reporter, ang ating kapatid na si Erika Padilla. Bilang unang sabak ito ni Erika sa Yaw Yan, susubukan muna ni Master Rey ang kanyang kakayahan sa mga extreme training na ginagawa ng isang Yaw Yan student. Erika, kaya mo ba ang mga ito? Okay, Erika, ang first challenge ko sa'yo na normal na ginagawa ng Yaw Yan, siguro mga tatlo lang ang papagawa ko sa'yo. Pag nagawa mo to, then you're in. Then I'm in. Yes. Ang normal Yaw Yan Buhawi practitioner kasi, pinatitigas namin yung shin namin. So, pinapalo namin yan, just like that. Okay. So, ito, ginagawa namin ito ng normal, no? Kahit na sinong estudyante, isang linggo pa lang, dalawang linggo, isang buwan, isang taon. The hardening part was the first challenge ng Yaw Yan experience ko. So, nagulat ako kasi parang may pamatpat na ipapalo talaga sa legs mo. Ideally, I think it is used to strengthen different parts of your body. Sabi nga ni Sir Rey, it's for endurance purposes. Susubukan ko po ah, pero okay. Hindi ko po pinapangako na hindi ako iiyak. So, susubukan natin, Erika, ng dahan-dahan lang. Just like that. You're in. Kung yung hampas na yan, na malakas na yan, na nasa normal, kaya mo, then, sa first challenge, medyo pasado ka. Sa kaliwa pa po. Yes. Pag hindi ka umaaray dito, wow. Sa normal, masakit yan. May sakit okay? Po siya, pero natotolerate ko. Okay. Yan ang hinahanap kong player ng Yaw Yan. May pain talaga siya, pero okay lang sa akin. Natolerate ko naman siya. And just imagining how it is for the other athletes, the other Yaw Yan practitioners, talagang ibang level na talaga sila kung matagal na nila itong ginagawa. Ang second challenge natin, ito yung normal na ginagawa ng mga mixed martial artists, no? Especially mga kickers na nag-i-split sila sa sahig. Pero ang Yaw Yan, hindi kami sa sahig nag-i-split, okay? Hindi po sa sahig? No, sa ere kami nag-i-split. Ah, kaya okay? May ganito po. Yes. Just like that. So. So, habang naka-split yan, normally, pinapalo ko yung chan, okay? Pinapalo ko ang hita para yung tibay niya sa ano, yung tibay niya na tumanggap ng sipa at suntok. Well, tingin ko kakayanin mo naman sige, yan. Sige, susubukan ko po. Second challenge, nakita ko air split. Since I told you naman that I've been doing a lot of yoga, akala ko it will be easy. Nag-yoga naman ako. Ang hindi ko lang masubukan pa ay gawin ang split sa ere. Pero nagawa ko na. So, go. Pwersa po. 1, 2, 3, go. Split. Go, split? Nice. Wow. Holy s***. Holy cow. Your pass. All right, so.
Okay. Your pass. Doon mo maiintindihan kung bakit ganun yung challenge na pinapagawa sa'yo. Kasi eventually, na-realize ko, kailangan talaga nakakontract yung muscles mo so you can absorb more of the pain without giving up right away. So, sir, challenge one, yung hardening. Challenge two, yung air split. Okay. Ano naman po yung gagawin natin for challenge three? Oh, kanina, yung challenge two, nag-split tayo, no? Kukontrast lang natin yung pagkakasplit natin. Dapat paipit naman. Paipit. Okay. Ang purpose niyan, para yung sipa mo talagang lumakas. Yung second purpose niyan is para naman sa guard. Kasi mixed martial arts yung papasukan mo ngayon. So, kailangan yung guard mo malakas din umipit. Jump guard ka. Ang balong naman eh! So, pag jump guard mong ganyan, so, niipit mo siya, no? Part din to para lumakas yung sipa mo. And then, magsisit up ka. After nyan, tatayo ka. And then, sisipain yung chan mo. And... Among the challenges, challenge 3 was the most difficult for me. Kasi if you really are very interested to do physical activities, you have a good understanding of your body. And alam ko, maiiksi yung mga extremities ko. Maiiksi yung legs ko, bilugin. So, nung pinakita sa akin kung paano siya gagawin, I was worried kung kaya ko bang ipag-abot yung paa ko. Lock. Lock it. Ito ang pinaka-importante sa lahat yan. Okay. Now, and go. 1, 2, 3. You have to go more than 3. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All right, that's good. Wow. Above average naman, sir. That's above average. Above average ba? Satisfactory to, very, very good. Hello? You're in. Sir? Wow. Na-clasp ko naman yung mga toes ko, yung paa ko. And it was a good feeling kasi, again, when you do something pala in mixed martial arts, it's not just affecting one area. Ngayon, susubukan naman ni Master Rey kung gaano kalakas ang mga suntok at sipa ni Erika. Siguro meron lang akong innate appreciation of the body or control coordination. I would like to think I'm blessed with that. It was a little easy for me to understand. On to the main event. Kailangan harapin ni Erika ang isang Yaw Yan martial arts student at gagamitin ang lahat ng kanyang natutunan sa kanyang training. This is it, Erika. Pam, and boom, balik. Boom. Go, Erika. Nice. Good. Your appreciation of suntukan, yung nakikita mo lang sa TV, eh, akala mo, jab, ganun, galong straight. Yung pala, there's really a science on how to do it. And to be consistent in doing it takes a lot of training. Hindi lang siya yung, kasi akala natin, FPJ lang lahat eh. Nice. Boom. Boom. Hey. Hey. Listen, your turn. Bam, bam, bam. Ikot, bam, bam, and boom. Nice. Now, Erika, I'm so glad na you passed the 3 extreme challenges of Yaw Yan Buhawi and the rest of the training. And you're in. I hope to see you in the future in Yaw Yan Buhawi training with us. Maraming salamat for Sir Rey. At yun din po, I will hope na makakabalik po ako dito dahil talagang pinagod niyo po ako. So, but then again, it was a great experience. Thank you for showing me another way to be healthy and to go to the extreme. Maraming salamat po. Yaw Yan. Susunod,